Mag-share screen lang po ako ha. Kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano ba ako nagsimula sa IAM Worldwide. So sabi nga kanina ni Mentor Carmela, no, kung ikaw ay matagal na nagpe-pray, no, na magkaroon ng magandang opportunity, baka ito na nga ang right time, no? So ako po matagal na ako nagpe-pray ng opportunity. So ito ang pinakita ng Panginoon sa akin. So nung makita ko po itong ano newspaper na ito, no, ang dami po palang mga OFW sa UAE ang nagpa-positive ng cancer. So isa po akong nurse by profession. So sa field po ng work kong nung nasa Dubai ako, 9 years po ako sa health insurance and then 3 years po sa ano sa hospital setting. So mahirap po mag-alaga ng may mga cancer. So nung nakita ko po ito, parang very alarming itong newspaper na ito, no, headline siya sa isang Filipino newspaper. So kinuha ko po itong newspaper na to, dinala ko po sa office at doon ko po na-confirm, no, sa mga kasama ko sa ibang department na sobrang dami nga po pala ang nagkakaroon ng cancer. No, actually hindi lang po cancer eh. Sa mga Pilipino po sa Dubai, no, ang dami pong inaatake rin inaatake sa puso, ang dami rin yung mga na-stroke. So at the age of 30, no, kasi may mga kaibigan po ako mga nurses sa government hospital. Imagine po, no, halos napupuno po yung ICU ward ng mga kababayan natin. Halos Pilipino, nabuksan ang ulo, inatake, no. Alam niyo po 'yun, kalahati paralyzed ang katawan. So, nakakalungkot lamang po na itong mga kababayan na natin na sobrang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya sa Pilipinas, ito po yung kanilang nakukuha, no, mga sakit, no, hindi lang cancer, no, ang dami pong mga sakit. So, ito po yung pinakita ng Panginoon sa akin. Kaya nung nakita ko ito, hindi na ako nagkaroon ng peace of mind, no, dahil sobrang dami. Pinaka number one po marami rito yung mga may breast cancer. So, syempre, bilang nanay, no, kami po kasi ay may lahi, no, nasa family history kasi namin, mga tita ko, mga pinsan ko, halos namamatay sila breast cancer. So, bibihira lang po yung namamatay sa mga kamag-anak ko na ano, yung may mga sakit sa puso, diabetes, halos cancer po lahat. Pinakamarami dyan is breast cancer. So, nagkaroon po ako ng takot, no, dahil nga nakita ko yung aking mga pinsan na nawala silang ng nanay at the very young age. So, ayoko po yan mangyari sa aking mga anak. So, after a month na makita ko po ito, no, nagpa-check ako sa doktor agad-agad. So, dun sa breast examination ko po, no, nakakita doon na marami akong bukol sa right breast. Actually, nung college po ako, naoperahan na po ako sa left breast. Nakakuha sila ng malaking cyst doon. Buti na lang po, it's benign. Pero syempre, no, habang tumatagal po yan, kapag mali ang lifestyle natin, pwede pong mauwi, pwedeng bumalik yung mga bukol at pwedeng mauwi ng malignancy. So, ayan. After a month, no, nakita, mayroon po akong cyst, no. So, dali-dali po akong naghanap, no, kung ano yung pwede kong inumin na natural. Kasi sabi ng doktor, hindi natin ooperahan kasi nga, maliit pa. So, hintayin natin na lumaki sila. So, syempre, ayaw natin lumaki yung mga bukol natin kasi pwedeng umuwi sa maging cancerous siya, no? Kaya natakot ako. Kaya ganun na lamang po, no? Yung pagre-research ko, nakita ko yung testimony ni Ms. Maritoni Fernandez na doon yung video niya na umiiyak. So imagine niyo po, no? Doon pa lang sa video na yun, para ako na love at first sight. Hindi pa man ako umiinom ng barley. Ramdam ko na, no? Na magkakaroon ako ng kagalingan. So kumuha po ako kagad business package. Naghanap ako ng distributor sa Pilipinas kasi sa Dubai po ay wala pa. No, so naghanap ako sa Pilipinas at pinadala kaagad after a month, no, na receive ko po yung products. Tapos hindi lang po yun, no, gusto rin kasi natin na ipalaganap yung barley natin sa maraming mga kababayan natin na nagkakaroon ng cancer. So dito ko po nasimulan yung ating journey natin sa pagbebenta ng ating barley. So ayan po, after 3 months natunaw po yan, hindi lang yung breast cyst ko, ganun din po yung ovarian cyst. No, so marami po akong nagkaroon ng kumbaga sa family namin, maraming nagkaroon ng magandang testimony. Actually, sa mga kaibigan ko po, isa na dyan yung nanay ko na may eye cataract din, no. Ayaw magpa-opera ni nanay ko kasi nga po is bukod sa mahal, may kumbaga yung mga takot siya sa side effect na pwede niyang ikabulag pa, no. Halip nalilinaw ang mata, pwede niyang ikabulag. Pero alam niyo po 'yun, nag-barley lang siya continuously after 4 months po, no. Luminaw yung mata niya, nakakapagbasa na siya. Hindi po kasi nagbabasa yung nanay ko eh. Kasi 3 sentence lang ang kaya niyang basahin, no. Nahihilo na siya at sumasakit na yung kanyang ulo, no. Pero dito po, no, sa barley lang 4 months, no po. Syempre, more than a year na siya nagte-take ng barley. Imagine,
No, yung dating hindi nakakapagbasa, ngayon 1 hour nagbabasa siya ng kanyang mga devotional, morning at saka evening. So ganun din po, may mga kaibigan ako na hirap magbuntis. Actually, 10 sila, no? 10 na mga kaibigan ko, hirap po sila magbuntis. Pero ngayon po, no, praise the Lord, sa tulong po ng Barley, halos, no, lahat sila, no, nakauwi na ng Pilipinas ang iba, no, yung iba kasi nasa Canada, nagkaroon na ng baby. So imagine ito po, no, 13 years nga pong hindi magbuntis itong kaibigan ko, no, kasama ko siya sa office, no, lahat ng problema sa matres, meron po siya. Hindi rin po yan nagre-regla. In a year, no, 3 to 4 times lang po siyang magkaroon ng period, tapos ano pa, yung mga konti-konti lang, yung halos wala man nga eh. Tapos meron siyang malaking cyst sa kanyang uterus, no? Meron siyang myoma, meron din siyang ovarian cyst, tapos meron siyang hormonal imbalance, halos lahat, no? Lahat ng problema sa matres, meron siya. Kaya nga, sabi ng doktor, 5% lang ang chance niyang magbuntis. So 95% doon, ano, no? Sira ang kanyang reproductive system. Pero alam niyo po, inoffer ko po ang Barley sa kanya para magkaroon siya ng regular mens. No, kasi importante na tayong mga babae is nagkakaroon tayo ng monthly period. So, yun po, no, 3 months siya nagtitake ng Barley. Ayun, no, nagkaroon ng positive result. Imagine, no, magpa-check po siya sa doktor, walang nakitang bukol sa kanyang ovary at sa matres. Ang nakita po doon is yung baby sac at saka yung mabilis na heartbeat ng baby. So, imagine nyo po yun, no, sobrang blessing ng product na ating sinishare sa ating mga kaibigan. Kaya nagtuloy-tuloy po ako i-share yung products natin, no, yung Barley, most especially po yung ating Barley, kasi po, no, natatouch natin yung mga kababayan natin, may mga breast cancer. Ito po, no, hindi ko po siya kakilala personally, no. Pinadalhan ko lang po siya ng ano, ng video testimony ni Ms. Maritoni Fernandez, kasi po dahil po ako sa health insurance, nakukuha ko po yung mga numbers ng mga yung mga pasyente, no, na may mga cancer. So ginagawa ko, sesendan ko sila ng mga video presentation, video testimony plus yung mga health benefits ng Barley. So ayan po, no, nakilala ko siya, meron siyang stage 1 breast cancer. So 60 years old na po siya, pero alam niyo po, no, nag-start siya mag-take ng Barley, ang sabi ng doktor sa kanya, huwag niyang i-take. No, pinag-aralan muna ng kanyang American doctor kung i-take ba niya ito o hindi, pero yun nga po, no, nalaman mismo ng doktor, no, 4 silang doktor na medyo nagdebate pa kung itutuloy ang pag-inom ng Barley o hindi, pero alam niyo po, no, na-amaze kasi yung mga doktor mismo, no. Ngayon one year na pong cancer, more than 1 year na cancer survivor si Tita Prosy, no, kasi sabi nga ng doktor sa kanya, no, huwag kang iinom ng ibang Barley, no. Ang inumin mo lang yung tanging Barley ng Australia. Yung box na pinakita mo sa akin, yung green box na yon, yun lang ang iinumin mo. Kasi every time po na may gustong inumin itong pasyente niya, kinukonsulta niya sa doktor, pero nire-reject po ng doktor yung ibang products, no? Yung Barley lang po ng Australia ang in-approve. So ngayon po, no, nagpo-colonoscopy siya, yung PET scan niya, lahat ng mga laboratory niya tsaka yung mga scan niya, lahat po ay normal, no? So malay, kumbaga, cancer free na po siya ngayon, no? So nakakatuwa lang, may mga kaibigan din siya, no? Marami siyang mga kaibigan na may mga breast cancer din na sinishare niya, kasi siya po ay agent of hope na rin, no? Talagang sinishare niya yung Barley natin para magkaroon din sila ng ano, ng magandang testimony at maka-survive po sila, no? Tayo po ay kumbaga tumutulong tayo na magkaroon ng magandang kalusugan, ano po. So pinaka nagustuhan ko rin po sa lahat ng mga sa negosyong ginagawa ko is yung ma-share natin ito sa may mga malubhang mga karamdaman. So isa po ito, no, anak po siya ng ano, ng isa sa mga kaibigan ko, no, business partner na rin po, no. Siya po ay nagkaroon ng encephalocele, no. So ito po ay very rare birth defect na kung saan na-develop ito during first month of pregnancy ng nanay. So hindi po nagkaroon ng closure doon sa neural tube niya na nagko-connect sa brain to spine. So nag-protrude po yung laman, no, yung membrane lumabas. So habang nasa loob ng tiyan, lumalaki po itong ano, yung bukol niya. So pinanganak ang bata, ganito siya, no, parang may dalawa ang ulo. So kailangan siyang operahan agad-agad. So ayan po, no, makita niyo naka-oxygen siya, no. Ang bata ay ano, maselan ang kalagayan niya, no. So ayan, first surgery niya, tinanggal po yung kanyang ano, yung bukol, pero akala ng family is okay na dahil nawala na. Pero alam niyo po, no, ilang days lang, no, lumobo ulit. So akala nila bukol siya, pero yun po ay fluid, no.
lumaki ang kanyang ulo, no, umuwi ng hydrocephalus, no, hanggang sa kailangan niyang maoperahan ng second time. So dun sa second time po na yun, kasi kailangan siyang lagyan ng tubo. Yung pong shunt na yun, ang shunt tumutulong para mag-drain ang fluid, no, from ulo papuntang stomach para iihi po ng bata yung ano, yung fluid. So hindi naging maganda ang kondisyon ng bata no, nag 50-50 po. Tapos humina ang katawan ng bata hanggang sa hindi na siya mag-response, no? At ang sabi ng doktor sa magulang na kailangan na pong tanggalin yung mga oxygen, yung mga aparato na nakalagay sa bata dahil kumbaga wala na, no? Kailangan nang ipagpasa sa Diyos ang kalagayan ng bata kasi po hindi na nag-open ng eyes, hindi na umiiyak, hindi na rin makadede. So wala na at nagkaroon din ng infection yung ulo, no? So kailangan palakasin yung bata para mabuksan ulit yung ulo, tanggalin yung shunt, no, na naka-connect sa kanyang utak, no. So dahil po sa hindi nagre-response ang bata, no, hindi siya pwedeng operahan, at ganun din, no, sa takot din ng nanay na mawala ang kanyang anak, no, parang out of desperation pinainom niya ng barley. Pero alam niyo po 'yun, no, binawal siya ng doktor na painumin ng barley. Kaya laging sinasabi ng nanay tuwing papainumin niya ng barley ang anak niya, sinasabi niya na ito po ay avocado shake. So ganun lang ng ganun, no, avocado shake, pero hindi alam, no, barley pala ang pinapainom. So ayun nga, no, after mga ilang araw po, no, ang bata ay gumising, no, at nagkaroon ng ano, kumbaga yung reflexes, no, na gagalaw na po niya, no. So naoperahan po siya. So wala nang shunt yung bata, ang tanging pinapainom lang po is yung barley. So doon po sa barley na pinapainom ng nanay na pinagbabawal po ng doktor, dito po, no, dito naka-survive ang bata. No, dito nadugtungan ang kanyang buhay na ang sabi ng doktor, kapag hindi na nag-response si Baby Ken, tatanggalin na po ng tuluyan ang mga aparato kasi hindi na nagkakaroon ng ano, voluntarily breathing ang bata. Talagang hindi na siya huhumihinga kapag tinanggal ang oxygen. So wala nang saysay kumbaga. Pero imagine niyo po, no, ang batang sabi nga ng doktor, wala nang tsansa. Pero ngayon po nakauwi na siya sa kanilang bahay after more than 8 months na nasa ospital ang bata, naging critical. Ngayon po, no, sobrang sigla ng bata, no, ang ganda niya makipaglaro at nakapag-celebrate na rin siya ng first year birthday niya. At imagine niyo po yung birthday na ginawa sa kanya, no, very special, no. Hindi siya basta ordinary cake na mga Disney cakes lang, no. Ito po ay special kasi barley cake ang pinagawa ng kanyang family, no. Kasi ito po ang nagsalba, itong product na to ang siyang nagsalba sa buhay ni Ken at unti-unti po, no, nagiging normal ang kanyang buhay, no. So ipagpray po natin na naway ang barley ay makatulong sa kanya na maging mapabilis ang kanyang recovery. Actually po, no, nakakatuwa pong ibalita sa inyo, no, sa lahat po ng bata na may same case, no, yung mga kaklase niya sa ospital, tanging si Baby Ken lang po ang nakasurvive. The rest of the babies, lahat po yan ay nagpaalam na at nasa piling na po ng Panginoon ngayon, no? Siya lang po ang nakasurvive. So, napaka-amazing lang ng ating product. Kaya hindi po nakakahiyang i-share yung product natin, no? Mahihiya po ba kayo na i-share yung barley natin? Na kung ito ay nakakatulong para magdugtong ng buhay, no? Ng ating mga kaibigan, ng ating mga kakilala, di ba? At ng kahit sinong tao pwede po nating ma-share ng barley. So, ayun po, no, mga kaibigan, no, itong barley na ini-introduce natin sa maraming tao, ito po ay likha ng Panginoon. Kasi ang ating Panginoon na hindi naman po niya ginusto na tayo ay magkasakit, no, maratay at mamatay, no. Kaya nga po ginawa niya yung mga natural, no. Hindi niya ginawa yung mga synthetic kasi yan, mga synthetic, gawang tao lang po yan. Pero ito pong gawa ng ating Panginoon na 37 times mentioned in the Bible, no, na kung saan na dapat, ito yung ating pinopromote, ito yung ating ini-introduce din sa ating katawan, no. Ito po ay God's amazing natural pharmacy na kung saan magbibigay ng kagalingan sa ating katawan. Ano po? So, dito po, no, na-enjoy natin yung pagbebenta ng barley natin, no. Hindi ko po kasi alam yung marketing plan pa. Basta ang gusto ko, makatulong sa mga maraming OFW na may mga sakit. No? So, ayan, 2019 po, nag-start akong pabenta-benta lang. Kaya yung mga anak ko, kapag nagpupunta sila ng Dubai, no, wala silang dalang ibang mga damit. No? Ang tanging dala nila sa maleta, kundi lahat barley. So, yan, no, na-enjoy po namin yung pagbebenta. Ang dami kasing mga na magagandang feedback, no. Tapos hanggang sa unti-unti, no, yung pangarap namin ay unti-unti nakukuha namin. So, makita niyo po dito, no, may maliit akong alikansya. Actually, tatlong alikansya yan na napuno dahil sa pagbebenta ng barley. Nangarap po ako na magkaroon kami ng piano,
No? So ito'y pangarap lang na actually pangarap lang na tumugtog yung anak ko sa mga ganitong piano kapag ka may mga recital sa mga music hall. So pangarap lang na yan. Pero alam niyo po, sa pabenta-benta natin ng Barley, alam niyo po yun, no? Nakapag-ipon tayo ng pambili natin ng piano, no? Dahil po sa napakaganda ng ating products, no? Hindi ko rin po ine-expect na magkakaroon din po kami ng ganyan sa loob ng bahay, no? Hindi ko rin po ine-expect na everyday pala pwedeng mag-recital, no? Ang akala ko po kasi once a year lang ang recital, no? Kapag graduation lang ng anak ko sa piano. Pero ito po, halos everyday nagre-recital kami sa loob ng aming bahay. So, nakakatuwa lang, no? Ito pong piano na to, no? Yung grand, baby grand piano namin is katas po yan ng pabenta-benta natin ng Barley, no po? So, hindi po ako magaling sa business kasi po isa po akong nurse, no? Hindi ko rin alam yung marketing plan. So, dinededma ko lang yung marketing plan dati, no? Kasi nag-enjoy po ako sa pabenta-benta ng products natin. Pero one time po, no, nagkaroon ng C-cell sa Dubai at na-meet ko tong mga taong to. Imagine, ang dami nila, ang lalaki ng grupo nila at ako lang po ang tanging mag-isa na walang grupo, walang downline, no? So parang sabi ko nga, no, na-challenge ako na bakit sila, no, mga OFW, part-time lang nilang ginagawa. Part-time ko rin naman ginagawa. Pero sila, may mga malalaking cheque. Bakit ako wala? So hanggang sa inaral po natin yung marketing plan, no? Hindi lang tayo nag-focus sa pabenta-benta. Hanggang sa nakakreate na po na tayo ng team, no? Iba't ibang bansa, hindi lang po sa Dubai, no? Meron tayong team, Luzon, Visayas, Mindanao, at meron din po tayo sa Africa, no? Meron tayong mga sa US, sa Canada. So marami na po tayong marami na rin po tayong mga naging leaders, no? Kahit saan po kasi pwede natin gawin ang negosyo, no? Kahit na ikaw ngayon ay nasa Pilipinas, nako, yung mga business partners niyo po, no, pwedeng ibang lahi, no? Pwedeng nasa ibang bansa sila. So ito po, no, yung naging journey ko sa IAM. Tayo po ang naging first millionaire sa Dubai. So tayo na rin po ang unang nag-for good kasi wala na po akong inaksayang mga panahon na kasi gustong-gusto ko na pong makapag-for good sa Pilipinas para maalagaan yung aking mga anak. So hindi lang po yan, no, may mga kaibigan na rin po tayo na nakapag-for good na rin, no. Ginagawa po nila ang business ngayon. So nagkaroon na rin po sila ng mga sarili nilang sasakyan, no, because of this business. So sabi nga po ni Mentor Carmela, no, marami pong mga bonus ang kayang ibigay ng IAM Worldwide. So dito ko po, no, na natikman yung mga bonuses sa company na sobrang totoo pala, unlimited pala kasi 14 years po ako nagtatrabaho sa abroad. Ni 5, wala po akong na-receive, no. Ang tanging bonus na na-receive ko lang lagi sa boss ko, chocolate. So yun lang, pero sa IAM Worldwide po, no, na part-time kong ginagawa, na grabe pala, no, kahit every month pwede ka pala magkaroon ng bonus. So multiple bonus po yung aking nakuha, no, hindi lang po yun yung mga gadget incentive. Nakukuha rin po natin. Last year nakakuha po ako, no, at ganun din po itong 2021 nakuha rin po natin yung iPad Air. So nung December 20 last year po, no, 2020, nag-for good na po ako. Nag-decide na akong naglakas loob ako na iwan ang aking trabaho, although maganda naman po yung yung company namin, pero syempre ang sahod kumbaga tama lang, hindi siya nakakaipon talaga, no. So because of this business nagkaroon po tayo kahit papaano nakapag-ipon din po tayo. So imagine niyo rin po, no, sa tagal naming OFW, no, hindi na po ako mahihiyang ikwento sa inyo na kami po ay hindi naman talaga yumaman sa pagiging OFW. No, so sa 14 years hindi po kami nakapagpundar ng aming bahay, no. Wala po kaming napundar din na sasakyan, no. Pero alam niyo po 'yon, no, nung inuwi namin na year 2017 ng aming mga anak, no, tinira lang namin sila sa maliit na apartment, no. Walang ventilation, napakasikip, napakainit, no. Hindi komportable, laging barado ang CR, no. Nag-online school lang po sila sa bed, no. Imagine niyo po 'yon, no. Ang anak ninyo, no, mag-online class sila, nasa higaan lang, hindi komportable kasi nga maliit lang po yung apartment na tinitirhan nila, no. Kanya-kanyang position na yan sila. So syempre, barado rin lagi ang CR. So hindi talaga komportable, no. Hindi ka komportable mag-aral diyan, no. Humabaho yan ang CR, no. Wala namang pakialam ang walang pakialam ang landlady niyo, no, kahit na magbara pa yan. So talagang hindi komportable. Kaya dito ko po, no, dito talaga na ayokong parang gusto ayokong tumira kami ng panghabang buhay sa ganitong sitwasyon. Gusto kong matanggal ang aking mga anak dito. So, kaya nga po, no, hinataw natin ang business, no, hanggang sa December 13 po, no, nag-last day tayo sa apartment na aming tinutuluyan, hanggang sa dahil ginagawa po namin ang
negosyo, no? Unti-unti po ay ano, nakapagpundar tayo, nakapagpatayo po tayo ng bahay at nakalipat na rin po tayo sa sariling bahay natin. So, sobrang sarap lang po sa pakiramdam, no, na makauwi na pala sa sariling tahanan. Ano po? So, nung pandemic po kasi, no, na last year, nagsimula po na ang sahod ng aking asawa ay babawasan. 30% po is malaki na po sa amin ang 30%, no. Ngayon po hindi lang 30%, halos 50% nga po ngayon eh kinakaltas na, no. Nawawala na, no. Pero ang masaklap lang doon, no, kuminsan, no, dumarating sa time na hindi na makapagpadala ang asawa mo sa'yo. Pero alam niyo po yun, ang Panginoon po ay hindi naman natutulog. Binigyan po niya tayo ng business, no. Yung pinagpe-pray natin, no, binigay naman ng Panginoon eh. Diba? Hatawin lang po natin ang business. So, ginawa po namin ang negosyo hanggang sa unti-unti po nagkaroon ng kulay ang aming bahay, nagkaroon ng tiles, nagkaroon ng bakod, no, because of the business, no. May mga unlimited bonuses po tayo na sobrang amazing din ang ating products na kung saan, no, ito na yung nagpro-provide para matapos po yung aming bahay, no. So, imposible po itong matapos kasi nga po nag-pandemic, no. Wala nang ano, halos natitira sa sahod ng aking asawa. Pero, yan nga po, no, may ano, mayroong binigay ang Panginoon. Mayroong IAM worldwide. So, hanggang sa unti-unti po, no, kailan lang, no, nung March, no, natapos po completely yung aming bahay. Although wala naman po siyang masyadong gamit pa, ang importante, tapos na po siya. At ngayon po ay nakapag-for good na tayo at full-time na natin ginagawa ang negosyo. So, yung mga anak ko, hindi rin sila makapaniwala kasi actually po hindi na sila naniniwala every time na sinasabi ko na magpa-for good na ako, 6 months na lang, 6 months. Kasi yun po lagi ang promise ko eh. 6 months na lang uuwi na si mami. Pero imagine, hanggang sa umabot po ng 4 na taon, hindi ako nakauwi. Pero buti na lamang po, mayroong IAM worldwide na siyang nakapagpa-uwi na sa akin. So, sobrang saya lang namin, no, every umaga, no, every gising is a blessing kasi magkakasama na kami, no. So, ayan po yung katas ng ating barley. So, ito favorite spot ko po sa bahay namin kasi ito pangarap lamang po namin eh. Pangarap ko po ito talaga. Sabi ko sa asawa ko, gusto ko na may piano sa bahay, sa ilalim ng hagdanan. So, nangyari po yan siya sa tulong po ng barley natin. Nakabili tayo ng piano, no. Actually po, no, sa sahod po namin, hindi ko po kayang bilhin kasi ito eh. Kung bibili man po ako ng piano, yung mga simpleng piano lang, yung upright piano. Pero ganito po na grand piano, ito po ay kumbaga para sa akin is extraordinary po kasi ito eh. So malaking achievement po sa akin ito na ngayon po, no, bukod sa meron tayong ganitong business, meron tayong piano, yung pong anak ko ay nagkakaroon din po ng ano, parang libangan, no, hindi siya nagpo-focus na lang sa cellphone, sa gadget ngayon. Everyday nagbibigay siya ng napakagandang musika sa kanyang nanay. Ano po? So nakakatuwa lang po talaga, no. So Christmas, so after 14 years, no, first time namin mag-Christmas sa aming bahay. Imagine, first time din namin mag-Christmas sa Pilipinas after 14 years, no. Umuwi kaming mag-asawa, sobrang saya lang kahit na hindi namin kasama ang family namin dito kasi nga po lockdown po eh, no. Nag-lockdown ng Christmas at New Year, pero sobrang blessing pa rin, no, na binigay ng Panginoon na at least, no, meron na tayong bahay na inuuwian, hindi na tayo umuupa ngayon sa maliit na apartment. Ano po, mahal din umupa, ano po, kahit na maliit lang yan, ako, napakamahal pa rin po ng upa. Imagine, 15,000 monthly apartment lang na luma, na, di ba, hindi komportable, mainit, as 15,000 monthly. So imagine niyo po yon, no. So by the grace of God, no, tayo po ay meron na tayong inuuwi ang bahay ngayon. So ito po, no, sabi nga ni Mentor Carmela kanina, meron tayong mga unlimited bonus. So yung Give Me 5 po nung November, ayan, no, November and December, nagkaroon tayo ng Give Me 5. So nakabili tayo ng dining set, no. Tapos nung January, na Just For You bonus po tayo sa gold, nakabili naman po tayo ng dalawang kamayan, no. Dalawa po yan, no, yung isa sa dalaga ko, no. So ayan, pabenta-benta natin ng barley, nakabili naman po tayo ng grand piano. So, unti-unti po, no, lahat ng gamit namin dito sa aming bahay, lahat po yan ay katas ng barley na ating sinishare sa maraming tao. Katas po yan ng negosyo na ating ginagawa ngayon, no? So, ngayon po, no, I am proud to say na full-time ko na pong ginagawa ang IAM Worldwide. 7 months na po akong bakante. 7 months na po akong walang trabaho. Hindi na rin po ako bumalik ng Dubai. At sabi ko nga, no, kung wala pong IAM Worldwide, siguro baka nasa Dubai pa rin ako ngayon. Baka babalik pa rin ako. Sa hirap po ng buhay dito sa Pilipinas, no, malamang sa malamang, maiiwan na naman po yung aking mga anak. Pero because of this business, no, nung time na wala tayong trabaho, no,
Pero ito po ang binigay ng IAM Worldwide na income sa atin. So January, 340,000. Tapos nung April lang po, no, 162,000. So ito pong June, no, nagkaroon po tayo 203,000. So lahat po ng, ano, kumbaga, yung pinagpe-pray po natin sa Panginoon na kasi lagi ko po sinasabi sa kanya, no, Lord, pwede, kung pwede po, sana bigyan niyo ako ng business na pwede kong gawin sa Pilipinas na siyang magpapa-for good sa akin. Pero alam niyo po, no, napakagaling ni Lord. Sa Dubai pa lang, binigay na niya. Ginawa ko na po sa Dubai pa lang. Para dito sa Pilipinas, eh, ready na yung ating negosyo. Imagine niyo po, no, hindi na natin kailangan bumalik sa abroad pa, no, kasi dito pa lang, no, kaya na niyang ibigay yung kinikita natin sa abroad. No po, 6-digit, imagine sa Dubai nga po, hindi ko kinikita ito eh. No, pero sa business, kaya po palang ibigay, no? Ang negosyong rin po na ito, kahit na wala na po akong trabaho, ito na po ang ano, kumbaga lahat ng mga gusto kong gawin sa loob po ng bahay namin, loob at labas, no, na po provide po ng business. Naging plantita, naging certified plantita po tayo because of this business. Kasi sabi nga po ng aking kapitbahay, no, ang ganda ng bahay mo, pero alam mo parang meron siyang kamukha, sabi niya, mukha siyang McDonald's. Alam niyo po, naikot namin halos McDonald's dito sa Pilipinas. No, nagpunta rin po kami sa Pampanga. Nakita po namin doon, no, nagulat talaga ako. Nakita ko yung pinakamalaking McDonald's sa Pampanga, no? Ganito ang kulay, brown and gray. Kaya sabi ko, oo nga, no, tama ang sabi ni kapitbahay, para siyang McDonald's. So syempre, no, dahil mukhang McDonald's, ayaw naman natin na mukhang McDonald's ang ating bahay. M na lang ang kulang, talagang McDonald's na eh. So nagpa-landscape po tayo. Sinipagan natin, no, February at March, no, sinipagan natin mag-share ng ating business, no, hanggang sa makapagpa-landscape tayo. At naging certified plantita ako nung April kasi nag-lockdown, second lockdown, no. Hindi makalabas ng bahay, no. Pero nagagawa natin ang negosyo kahit hindi nakakalabas ng bahay at naging plantita rin tayo. So, ayan, natapos po yung bahay namin, no. Kasama ko rin ang aking mga anak sa pagninegosyo po ngayon. At ngayon, masasabi kong ano, sobrang thankful tayo sa Panginoon na merong negosyo na binigay na ganito, na pwede palang gawin sa Pilipinas kahit hindi ka na mag-abroad. Alam niyo po yon, wala nang mga ganitong moment sa mga anak ko. No? Sa 4 na taon na lagi ko silang iniiwan, laging pakiusap nila na, Ma, umuwi ka na ng Pilipinas, huwag ka nang bumalik sa abroad. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, kailangan ko pang bumalik kasi wala tayong bahay, kailangan yung mag-aral. No? Kasi siyempre, kumbaga, di ba mga kaibigan, gusto natin na magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya, kaya tayo lumalayo sa Pilipinas. So, ang dami pong oras na nawala na hindi ko kasama. Yung 4 na taon na yun, masyadong matagal po yun para sa akin. Kasi, ang sabi ko sa kanila, 6 na buwan lang. Pero hindi siya nangyari, umuwi siya ng 4 na taon, no, bago ako nakapag-for good. But because of this business, napabilis yung aking pag-for good. Actually po, kung wala ang IAM Worldwide, no, malabo pa po ang pag-for good ko eh. Pero merong binigay na tool ang Panginoon, no? Sabi nga dito, time is more valuable than money. You can get more money but you cannot get more time. Yung 4 na taon na nawala sa akin, hindi ko na po yun maibabalik, no? Yung sumbat sa akin ng aking panganay na anak, sobrang sakit, no? Na ang sabi niya sa akin na sinabi mo 6 months ka lang, pero natapos ang 2017, 2018, ngayon magta-2019 na, sasabihin mo na naman, 6 months na naman. Tapos matatapos na naman yung 2019, wala na naman. Ako lang ang walang nanay dito, sabi niya. Lahat ng mga kaklase ko may mga nanay. Kapag ka may program kami sa school, lahat sila binivideohan, pinipicturean, tapos ako lang ang wala. Tignan mo man ang picture mo, tignan mo ang cellphone mo, wala siyang picture ni isa. Wala ka nang maipost ngayon. Ang konti na lang ng mga post mo sa Facebook mo kasi hindi mo na kami kasama, puro na lang business. So, ayun, no? Oo nga, nung mga time na yun, puro na lang business. Kaya yun, ngayon naintindihan nila bakit ako nagpo-post ng mga business. Kasi nga po, yung mga oras na nawala ako sa kanila, no? Ngayon po, ngayon namin napupunan na, no? Wala na itong mga ganitong senaryo na at saka yung mga gabi-gabi na tawag ko sa kanila na umiiyak sila kasi hindi sila makatulog dahil hindi po sila sanay na ano eh nawala ako. So buti na lamang po, no, kung kayo OFW po kayo, no, malayo kayo sa piling ng inyong mga anak, no. This is the best time po na gawin po natin ang business kasi kung nangyari po siya sa akin, no, na makapag for good, nako, for sure, no, mangyayari at mangyayari din
po yan siya sa inyo. Huwag po kayong matakot na gawin yung negosyo. Kahit na part-time nyo man po yan ginagawa, importante lang po is gawin nyo po siya wholeheartedly, no? Hindi imposible sa Panginoon ang mga ganitong resulta, no? Kung nagawa po ng mga top mentors natin, no? I-follow lang natin kung ano po yung ginagawa nila, kasi wala naman po tayong ibang pupuntahan kundi maging successful tayo, no? Ito na po yung best time, no? Perfect time na gawin natin yung business, kasi nga po pandemic ngayon, no? Hindi natin alam kung hanggang kailan po ang ating mga buhay. Ano po? So, kung tayo po ay nasa abroad, no, maganda makauwi na po tayo sa ating mga pamilya, no? Kailangan po tayo ng ating mga pamilya. At meron naman pong negosyo na magpo-provide sa atin lahat ng pangangailangan natin, no? Actually, hindi lang po siya pang-provide lang, eh, no? Sobra-sobra pa sa kaya niyang yung mga kaya niyang ibigay. Ano po? So, ito po mga kaibigan, so kung ikaw ay hindi pa member, nako, ito po ay ano, binigay na ng Panginoon, pinakita na po niya sa inyo, i-grab niyo na po kagad yung opportunity na meron po tayo. So, maraming salamat po mga kaibigan, no. Thank you so much and God bless you all.